Magandang umaga po sa inyo lahat at isang muling pagkakataon tayo magkakasama-sama sa pamagitan ng pangarap pagbabahagi ng salita ng Diyos. Muling binabati ko po kayo sa umagang ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siya nating manunubos at tagapagligtas. At sa umaga rin pong ito, nais ko pong ipabatid sa inyo na as Marikina Valley Bible Baptist Church, nakikidalamhati tayo sa pamilya ni Brother Rod Medina sa pagpanaw ng kanyang kapatid nitong nakaraang, hindi po ako nagkakamali, Martes ng gabi. So, marahil ang iba sa inyo alam na ang dahilan ng kamatayan ni Ronald na kapatid ni Brother Rod. Nakikiramay po kami sa Medina family. Ikalawa pong announcement ko sa inyo ay may blessing po ang ating church sapagkat meron pong nag-donate sa atin ang scanner na magagamit natin, Lord willing, sa ating pagtitipon. Kung loloobin ng Panginoong Diyos, mangyayari po yan sa June 21, that is Sunday morning. Umaasa po ako na magiging moderate GCQ na after June 15. Nang sa gayon, makapagtipo na po tayo ng June 21. Ang ating Wednesday night prayer meeting po ay patuloy pa rin isasagawa sa pamagitan ng video. At magtitipon-tipon na lamang po tayo sa ating Wednesday night prayer meeting pagpasok po ng July. Kaya umaasa po ako sa mga kapatid sa pananampalataya na kabahagi sa ating Wednesday night prayer meeting. Sa July po tayo, first week ng July, Lord willing, magsisimula po tayo ng ating sama-samang pananalangin sa ating kapilya sa this coming July, sa ating Wednesday night prayer meeting. Kaya itong hanggang katapusan po ng June, sa pamagitan ng pagsahimpapawid ng mga mensahe ng salita ng Diyos ang mapapakinggan niyo po every Wednesday sa ating mga mangangaral ng salita ng Diyos. So, umaga pong ito, kung nakaraang linggo, ibinahagi ko po sa inyo ang mensaheng may kinalaman sa inaring ganap ka na sa pamagitan ng pananampalataya. So, umaga pong ito, nais ko namang pumbigyang pansin ang mensaheng inaring ganap sa gawa. Dalawang bahagi po muli ang mensaheng ito. At ang nakapaloob po ng mga talata rito ay makukuha natin sa Santiago Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 26. Mananalangin po muna tayo, tapos babasahin natin at tayo'y magpuproceed na sa mensahe sa umagang ito. Let us pray. Ama namin Diyos na nasa langit, Ikaw na buhay na Diyos at makapangyarihan sa lahat, na aming pinaglilingkuran, pinagpipitagan at sinasamba sa umagang ito, kami po'y lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming manunubos, Panginoon at tagapagligtas. Nagpapasalamat kami sa pribileyo na ang iyong mga anak ay makakapakinig muli ng iyong salita. Panginoon, kasama sa panalangin namin ito na tulungan mo, Panginoon, na magkaroon ng kaaliwan ang pamilya ni Brother Rod Medina, yung mga kapatid niya at yung pamilya ng kanyang kapatid. Umaasa ako, Panginoong Diyos, na Ikaw ang magdulot ng kaaliwan sa kanila sa pamagitan din ng iyong salita at ng iyong mga pangako. Ganon din, Panginoong Diyos, kasama sa panalangin ito ang mga kapatid namin, kung sila ay may karamdaman, may pangangailangan, at ganon din ang gobyerno, Panginoong Diyos, na magkaroon ng agarang lunas, Panginoon, sa pinagdaraanan naming COVID-19 pandemic. I just pray, Lord, masumpungan na yung tamang vaccine dito at makabalik na sa normal na pamuhay ang higit na mas maraming mga Kristiyano at mga kababayan naming Pilipino. Salamat din po at nagkaroon na rin ng kaluwangan sa mga paglakad namin at pagpunta namin sa mga ibang lugar na pwede namin makabisita ng ibang kapatid sa pananampalataya. Ama, dinadalangin ko po na patnubayan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Ikaw pong luluwalhati sa umaga nito sa ngala ng iyong anak na si Jesus. Amen. Well, inaanyayaan ko pong basahin natin ang mga talatang ating tatalakayin sa umaga nito. Ito po'y magsisimula sa Santiago Kapitulo 2,
14 at hanggang 22. At ito pong sinasabi ng Biblia. Ang title po ng aking mensahe ay Inaringgana sa Gawa, Part 1, ang relasyon ng pananampalataya at gawa sa sulat ni Santiago. Santiago 2:14 hanggang 22. Mga kapatid ko, anong pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, anong silbin yun? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa at ipakikita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, ang demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Talatang 20 po. Isa kang hangal, nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito siya itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y itinuring na matuwid. Patay ang katawan walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Mga minamahal, magandang mapag-aralan po natin ito. Pero may mga bagay muna akong sasabihin sa inyo bago po tayo mag-proceed sa mga puntos na kinakailangan nating makita sa mga talatang ating binasa. Unang-una, ang mga talatang pag-aaralan po natin ay isa sa mga talatang ginagamit na batayan ng mga pangkating pananampalataya o mga samahang mga hidwa ang kanilang paniniwala upang ipaliwanag na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya at gawa. Marami pong pagkakataon na ako'y nakapag-usap na sa mga tao na ang kanilang paniniwala ay hindi ayon sa Biblia at madalas nilang ginagamit ang mga talatang ito para tindigan ang katotohanan na ang itinuturo daw ng Biblia, ang tao'y maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya at gawa at hindi lamang sa pananampalataya. Pangalawa, kung magkakaroon po tayo ng matapat at maliwanag na pagpapakahulugan sa mga talatang ito, ay makikita natin na ang turo ni Apostol Pablo sa sulat sa mga taga-Roma na may kinalaman sa pag-aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa gawa o hindi kinakailangan ng gawa, Roma 3:28, ay hindi salungat sa turo ni Santiago. Na kung saan sinabi naman niya sa Santiago 2:24, mamaya makikita po natin, bagkus ito ay magkatulong or komplementaryo sa isa't isa. Ito nga po pala yung dalawang talata, no, na aking nabanggit sa inyo patungkol sa bagay na dyan. Na sa unang tingin, tila baga may pagkasalungatan. Okay? May contradiction. Roma 3:28 sabi roon, kung gayon maliwanag na sa pamagitan ng pananampalataya ay tinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan. Santiago 2:24. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang.
So, magkakaroon po tayo ng tinatawag nating maliwanag at matapat na pagpapakahulugan sa mga talatang ito para makita po natin na hindi po nag-uumpugan yung turo na itinuro ni Apostol Pablo at yung turo na itinuro ni Santiago. Dito makikita rin po natin sa pamamagitan ng pagkukumpara natin sa dalawang sulat, sa Roma at Santiago, sino ba ang sinusulatan nila, laban kanino, paano ginamit yung salita na inaringganap o pinapaging matuwid ni Pablo at ni Santiago, kailan ito isinulat at ano ang tema, no? Maging sa turo ng ating Panginoon at iba pang mga alagad, ang maliwanag na relasyon ng tunay na pananampalataya sa harap ng Diyos at mabuting gawa sa harap ng tao bilang resulta nito ay hindi kailanman magkasalungatan, bagkus magkatulungan or komplementaryo sa isa't isa. Mga kaibigan, no? Nais kong makita ninyo na ang sinusulatan po rito sa aklat ni Santiago ay mga mananampalataya. Bagamat ito yung tinatawag natin general epistle, of course, si Santiago ay nagpapastor sa iglesia sa Jerusalem nung mga panahon na yun. In the same time, at it is a general epistle, ina-address po ito sa mga mananampalataya. Nagkalat, no, sa iba-ibang dako ng lugar. At ang pangunahing maaring ang background ng mga mambabasa nito ay walang iba kundi mga Hudyo. Pero nais ko pong makita ninyo sa sulat nito, tumutugon po ito, no? Doon sa pangangailangan makita sa buhay ng isang tao na nagsasabing siya ay Kristiyano o anak ng Diyos. Pasok na po tayo sa ating unang punto, no? Inaringganap sa gawa, part 1. Unang-una, may dalawang punto lamang po ko na nais makita ninyo, tapos may mga sub-points po ron. Ang una pong pag-aaralan natin, ang patay na pananampalataya. Ano nga ba ang patay na pananampalataya? Kasi yung mga unang bahagi nitong mga talatang binasa natin, nagpapakita na may patay na pananampalataya na pinag-uusapan doon, no? Unang-una, ang patay na pananampalataya ay puro salita lamang at walang mabuting gawa. Ito ang makikita natin dyan. Ang patay na pananampalataya ay puro salita lamang at walang mabuting gawa. Santiago Kapitulo 2, talatang 14. Mga kapatid, anong pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya? So dito makikita po natin, no? Anyone can claim, kahit sino pwedeng magsabi, may pananampalataya naman ako sa Diyos eh. Naniniwala naman ako sa Diyos eh. Tinanggap ko naman si Kristo bilang tagapagligtas sa aking buhay eh. Sa dinami-dami na nakakausap ko patungkol sa paniniwala sa Diyos, lalo-lalo na dito sa Pilipinas kapag pinag-usapan ng Diyos, mukha yatang 98% ng tao na encounter ko sa aking buhay nagsasabing naniniwala sila sa Diyos, no? Nagsasabing maaring nanalig sila kay Kristo bilang tagapagligtas. Sinasampalatayanan nila si Kristo bilang tagapagligtas. Pero dito, may ganun din tao nung kapanahunan ni Santiago. Maaari ito'y nakikita niya doon sa kanyang church, no? Maaari ito ay isang eksena sa isang local church na sinusulatan ni Apostol Pablo. Apostol Santiago. Sabi rito, mga kapatid, anong pakinabang kung sabi ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganung uri ng pananampalataya? So dito makikita natin, may pagpapahayag ng kanyang pananampalataya, pero walang makikita na mabuting gawa. Ganun din sa talatang 18, sabi rito, ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka, at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaring magkaroon ng pananampalataya na walang mga gawa. So dito, may nagsasabi. So may mga taong nagpapahayag na sila ay mananampalataya at sila ay Kristiyano na hinamon ni Santiago na ipakita mo sa akin yung pananampalataya mo na walang gawa. Ipakikita ko naman sa iyo yung pananampalataya ko na may gawa. So dito,
ang patay na pananampalataya pala, sang-ayon sa Biblia, ay puro salita lamang, walang mabuting gawa. Yan din ang makikita natin sa Santiago 1, 20, I think, 22, kung di ako nagkakamali, na may hamon dito. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. No? Be doers of the word, yun ang hamon sa English. Eh. Maging tagapatupad kayo ng salita ng Diyos. Hindi tagapakinig lamang. Kung ito'y pinakikinggan nyo, ngunit hindi nyo man ginagawa, dinadaya nyo ang inyong sarili. Mga kaibigan, ang patay na pananampalataya ay puro salita lamang at walang mabuting gawa. Pangalawa, nais kong makita ninyo, ang patay na pananampalataya, puro salita lamang at walang mabuting gawa, ito rin ay pananampalatayang di makapagliligtas. Pananampalatayang di makapagliligtas. Ito'y makikita natin sa susunod sa talatang 14, no? Pa rin, sabi rito, mga kapatid, anong pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? So makikita natin, may mga iba-ibang uri ng pananampalataya at ang uri ng pananampalataya rito na masasabi nating baog at walang bunga ay isang uring patay na pananampalataya. Bakit? Kasi wala itong kasunod na mabuting gawa. So makikita natin, ang ganitong uri ng pananampalataya, kung ito'y tinataglay ng isang tao, abay walang kaligtasan ng taong ito. Hindi ito anak ng Diyos. Wala itong pag-aaring ganap, no, na karanasan sa harapan ng Panginoong Diyos na siya nating tagapagligtas. Bakit? Kasi makikita natin dito, ito yung hinihingi ng talata eh. Na sinasabi, yung ganito bang uri ng pananampalataya ay maliligtas siya? Negatibo po ang sagot rito, of course. Ang sagot rito ay hindi. Ngayon, kung mababasa niyo naman ang sulat ni Apostol Pablo, eh talagang, teka lang, no? Bakit may ganitong pangungusap dito? Sapagkat pananampalatayang di makapagliligtas? Eh, may sinabi sa Apostol Pablo sa Efeso 2:8-9. Sabi roon, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. O, anong ibig sabihin ito? Naligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Ito'y kaloob ng Diyos. Ito'y binigay sa atin. Hindi ito mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. So, doon pa lang, sa isinulat sa Efeso 2:8-9, at sinulat ni Santiago sa Kapitulo 2, talatang 14, eh mukhang may pagkasalungatan na or may nagkakaumpuga na. Nais ko pong ihain to sa isang chart, no? Para ma-appreciate natin kung anong uri ba ng kaligtasan na pinag-uusapan dito. Kagaya rin ang nabanggit ko kanina. Sa ano po bang pananaw, pag binanggit yung inaring ganap na sinabi ni Apostol Pablo, at sa anong pananaw, kapag binanggit yung salitang inaring ganap na sinasabi ni Santiago, sa anong pananaw, yung salitang kaligtasan na binanggit ni Apostol Pablo sa Efeso 2, at sa anong pananaw, yung binanggit naman ni Santiago dito sa Santiago 2:10. Tignan po ninyo ang chart nito at atin pong makikita na hindi po ito magkasalungat. Inaring ganap sa gawa, no? Makikita natin dito, or synonymous po itong tinatawag nating pagkakaroon ng kaligtasan. Kaligtasan sa harap ng Diyos, kaligtasan sa harap ng tao. Now, kung usaping may kinalaman sa kaligtasan sa harap ng Diyos, ang usapin po rito may kinalaman sa pananampalataya. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8-9. Na ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng inyong sarili, hindi ito sa gawa, ito'y kaloob ng Diyos, ito'y sa pamagitan ng pananampalataya. Kung ang pag-uusapan namin kaligtasan naman sa harap ng tao, na makikita ng tao na totoo yung sinasabi mong kaligtasan na nangyari sa buhay mo, abay, ang pag-uusapan po natin dito yung tinatawag na makikita nila. Kaya nga po rito, no, sa Santiago Kapitulo 2:14, may mapapansin kayo rito sa verse 14, sabi rito, mga kapatid ko, anong mapapala ng isang tao kung sasabihin niya
na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa. So kapag sinabing pinatutunayan sa gawa, it is something na nakikita ng tao sa kanyang kapwa. Pangalawa, sinabi nito sa talatang 18, ngunit may nagsasabing may pananampalataya ka at may gawa ko. Sagot ko naman, ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa at ipakikita ko naman sa iyo sa pamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. So, ginamit uli yung idea nitong isang bagay na dapat makita sa talatang 22. Sabi dito, di ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. So, give and get pa rin yung something that it can be seen, no? Doon sa Mateo 5, talatang 16, may binanggit ang ating Panginoong Jesucristo roon patungkol sa liwanag na tinataglay natin bilang mga mananampalataya na kinakailangan makita ng mga tao, no? Yung liwanag nung makilala natin si Kristo, nagkaroon tayo ng moral light, spiritual light sa ating buhay, abay, hindi natin ito sasasarilihin kung hindi ito yung kinakailangan makita ng tao. Mateo 5:16, may binanggit dito, gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walhatiin ang inyong amang nasa langit. So mga kaibigan, kinakailangan makita natin yung dalawang pananaw po rito, yung kaligtasan sa harapan ng Diyos at kaligtasan sa harapan ng tao. Sa harapan ng Diyos, pananampalataya. Sa harapan ng tao, mabuting gawa. Yung claim natin na tayo ligtas. Ito ang unang nangyari sa harapan ng Diyos, no? Yung pananampalataya, unang nangyayari yan sa harapan ng Diyos, eh. I-illustrate yan ni Rahab, i-illustrate yan ni Abraham mamaya. Unang nangyayari ito sa buhay ng tao, hindi pa pwede yung mabuting gawa, no? Yung mabuting gawa, pangalawang nangyayari yon. Ito yung dapat makitang kasunod sa harap ng tao. Pagkatapos na magkaroon siya ng tunay na pananampalataya sa harap ng Diyos. Ang diin, ang binibigyan ng diin, no, kaligtasan sa harapan ng Diyos, ay ang Diyos lamang ang siyang nakakakita ng isang ng pananampalataya ng isang tao. Ang diin naman na binibigyan dito sa harapan ng tao ay ang kapwa niya tao ang nakakakita ng gawa nung mga nagsasabing sila ay may pananampalataya. So, kung titignan niyo po yan, walang salungatan dyan. Hindi po nag-uumpugan yung turo ni Pablo at yung turo ni Pedro dito sa chart po na ating makikita sapagkat magkaiba po sila ng pinag-uusapan. Bagamat pareho nilang ginamit yung salitang kaligtasan or so makikita po natin sa susunod, pareho nilang gagamitin yung salitang inaringganap. Tuloy po tayo. So pagkatapos nating sabihin na ang pananampalataya ay puro salita lamang, walang mabuting gawa, ang patay na pananampalataya ay di makapagliligtas, ang patay na pananampalataya ay pakinabang na inaasahan ng kapwa, ay wala, no? Actually, kung mabuting gawa ang pag-uusapan natin, marami nakasulat na mabuting gawa, pero nais ko munang bigyan pansin dito, yung point natin, pakinabang na inaasahan ng kapwa ay wala. Nagbigay dito kasi ng ilustrasyon, no, ng halimbawa, si Santiago para ipakita. No? Dapat, yung mabuting gawa rito, in action, eh talagang kumikilos. May pakinabang ka, may mapapala yung kapwa mo sa iyo. Ito man ay kapatid sa pananampalataya o hindi man. Sinabi si Santiago 2:15-17, halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kailangan. Anong silbi niyon? Gayon man, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Dito ina-assume po, nung ni Santiago, na kapag ikay nalapitan ng iyong kapatid sa pananampalataya, meron ka namang maitutulong, meron ka namang maibibigay. Diba? Meron ka namang may gagawang ayuda sa kanya. Ngunit, imbis na tulungan mo ang kanyang basic necessity na kailangan niya sa pang-araw-araw, no?
dahil nga kapos. Maari katulad ng pagtama nitong pandemic, eh binigyan mo lang siya ng tinatawag nating wish o yung tawag rito. Ang ibinigay mo lang sa kanya eh naway ang Diyos na lang ang magbigay sa kanya ng kanyang pangangailangan. Ikaw nga pa pwedeng gamitin ng Diyos eh. Dahil kung meron ka namang kakayanang tumulong, ngunit ipinagkait mo yung pagtulong na ito, eh nasaan dito yung pag-ibig ng Diyos? Nasaan dito yung mabuting gawa? No, ang Diyos natin, eh mabuting Diyos ang Diyos, mapagmahal at maawain. Okay? He has all the resources. Of course, expected ni Santiago rito na yung hinihingian, alam nung nanghihingi ng hinihingian ng tulong na maaring may maitutulong or may inaasahan sa kanya. At itong hinihingian na ito, maaring may kakayanan naman na tumulong. Kasi may mga pagkakataon talaga sa buhay natin eh. Kung kailan naman lalapit yung kapwa natin sa atin, eh talagang wala tayong maitutulong o maibibigay talaga sa kanya dahil tayo kapos din. Ang maibibigay lang talaga natin sa kanila, panalangin. No? Panalangin. Or maaari, makapagbigay tayo ng contact sa kanya na kung lalapit siya sa ganito, higit siyang matutulungan ng taong ito. Pero dito, itong hinihingian, mukhang may kakayanan na makatulong. Ngunit ipinagkait niya. Pansinin niyo rin sa sulat ni Juan. No? Isang anggulo naman to na may kinalaman sa pag-ibig ng Diyos. Unang 1:17-18. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid. Kapatid na pinag-uusapan rito, kapatid sa pananampalataya na nangangailangan at ipinagkait niya ito, pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamagitan ng gawa. Ang halimbawa kasing ibinigay dito sa talata ni Santiago, ay tinatawag nating act of kindness, no? Yung pagtulong, pagpapakita ng pagmamahal sa pamagitan ng pagtulong sa ating kapwa. Pero kung pag-uusapan natin yung mabuting gawa, sa aklat ni Santiago, napakarami. No? Kasi walang espesipikong mabuting gawa na binanggit doon. Ang halimbawa na ibinigay lang natin, we can conclude na ito'y act of kindness or pagpapakita ng awa at pagtulong sa taong nangangailangan. Pero kung babasahin po natin, yung Santiago 1 hanggang 1, 2, 3 hanggang 5, makikita nyo maraming mabuting gawa na binabanggit doon sa Santiago ng isang mananampalataya, kakitaan ito. Ano-ano itong mga to? Unang-una, sa talatang 1, talatang 2, kapitulo 1, talatang 2, meron doon pagiging matatag sa pagsubok. Sa kapitulo 1, talatang 12, meron doon pananatiling tapat sa pagsubok. Doon naman sa kapitulo 1, talatang 22, pagtupad sa salita ng Diyos at hindi tagapakinig lamang. Doon sa talatang 1:27, pagtulong sa mabababang kalagayan sa lipunan, yung mga balo, yung mga kapuspalad, yung mga ulila. Doon din sa talatang yon, kapitulo 1, talatang 27, yung pagkaroon ng pamumuhay na malinis. Bukod pa dyan, kapitulo 2, makikita natin, pagtanggi o pagtatangi ay iwasan natin. No? Yung favoritism, iwasan natin. Yan yung issue sa kapitulo 2. Sa kapitulo 2 din, makikita natin yung binanggit natin halimbawa kanina, yung pagtulong sa mga kapatirang kapos sa buhay. Yun ang illustration, yun ang halimbawa na ibinigay dito ni Santiago. Sa kapitulo 3 naman, yung pagpigil sa dila. Eh, alam nyo kung paano makapanira ang dila natin ng buhay ng mga tao. Sa kapitulo 13, talatang 18, yung pagtataning ng kapayapaan. Pagpasok natin ng kapitulo 4, pagpapakababa sa 4 kapitulo 6, talatang 10. Pagpipigil sa masamang paghatol sa kapwa, kapitulo 4, talatang 11. Pagsasaalang-alang sa kalooban ng Diyos, kapitulo 4, talatang 15. Pagtsatsaga, kapitulo 5, talatang 10. Pagsisisi at pagtutuwid sa kamalian, kapitulo 5, talatang 16. Pananalangin, kapitulo 5, talatang 17. Pananalangin natin sa ating kapatid, sa ating kapwa. At pagpapanumbalik sa isang makasalanan sa manlinyang pamumuhay. So mula chapter 1 hanggang chapter 5, you can list all the good works, no? Na kinakailangan makita sa buhay ng isang mananampalataya. Halimbawa lamang yung sinabi ni Santiago na pagtulong sa kapatiran na kapos sa buhay, yung binanggit niya sa kapitulo 2. So, mga kapatid, ang patay na pananampalataya
puro salita lamang at walang mabuting gawa. Pananampalataya hindi makapagliligtas. Pakinabang na inaasahan ng kapwa ay wala. Ika-apat, ang patay na pananampalataya, pananampalatayang katulad ng sa demonyo. Sipin mo yan, ha? Pananampalataya ng katulad sa demonyo. Balik po tayo. Santiago 2:19, sumasampalataya ka ng demonyo na sumasampalataya ka ng Diyos ay isa. Diba mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. So makikita natin dito, no? Yung katotohanan na ang mga demonyo, abay, naniniwala sa Diyos. Actually, naniniwala sila rin sa Shema, eh. Alam niyo ba ito? Ito yung pangkaraniwang paniniwala ng isang Hudyo. Ito rin yung pangkaraniwang paniniwala nung nagki-claim na Kristiyano siya. Ay, naniniwala naman ako may Diyos. Actually, lumibot ka rito sa Pilipinas, eh. Mapunta ka ng Mindanao, mapunta ka ng Luzon, mapunta ka ng Bisaya, mag-interview ka ng mga tao, naniniwala ko ba kayo sa Diyos? Abay, naniniwala naman ako sa Diyos. Dito sa Shema, Deuteronomy 6:4, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Abay, ganito ang paniniwala ng Diablo. Monotheist siya. At naniniwala siya sa existence of God. Alam nyo, ang mga Diablo ay higit pang mas maigi kaysa sa mga atheist. Alam nyo bakit? Kasi ang mga atheist, hindi naniniwala na ang Diyos umiiral. Sa awit 14, talatang 1, wala namang salitang atheist sa Bible. Ang tawag sa kanila ng Biblia, mangmang or hangal. Morally, hangal. No? Awit 14:1, wala namang Diyos ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakilakilabot ang kanilang mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti, wala nga, wala. So dito makikita natin yung mga hangal, no? Hindi kumikilala ng Diyos at walang Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, mas maigi ang Diablo sa kanila, eh. Kasi ang Diablo naniniwalang may Diyos at naniniwala siyang iisa ang Diyos. Hindi lamang yon, may kalawang uri ng hangal na nais akong makita ninyo. Ito yung sinasabi ni Santiago. Santiago Kapitulo 2, talatang 20. Sinabi niya rito, isa kang hangal, nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Dito makikita natin isang kahangalan sa buhay ng isang tao na nagki-claim siya na siya'y Kristiyano, ngunit wala namang kasunod na gawa na nakikita sa kanyang buhay. Mga kaibigan, ito'y paalala sa atin. Ito'y palagi ang sinasabi sa Biblia. Pinapaalalahanan tayo kung tayo'y tunay na anak ng Diyos, dapat nakikita sa atin yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kung tunay tayong mga anak ng Diyos, kinakailangan, no? Makikita yung mabuting gawa na tinataglay natin katulad ng ating Diyos na siyang mabuti. Kung ang Diyos natin ay banal, may kabanalan tayo. Kung ang Diyos natin ay mabuti, may mabuting gawang ginagawa tayo. Kung ang Diyos natin ay mapagpala, abay, nagpapala din tayo ng ating kapwa. Ngayon, ang Biblia ay hindi nagpapahuli sa mga katotohanan nito. Magbibigay po ako sa inyo ng mga talata sa Biblia na kung saan ipinakikita rito ng isang taong tunay na nagsisi, isang taong tunay na nanalalig, isang tao na tunay na may pananampalataya sa Diyos, eh talagang may kaakibat itong gawa. Turo ito ng ating Panginoong Jesucristo, turo ito ng mga apostol, turo ito ni Santiago, turo din ito ni Apostol Pedro. Makikita natin sa Mateo 5:16, binanggit ko na ito kanina. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at purihin ang inyong Ama na nasa langit. So yung tao, magagawa nilang purihin yung Diyos Ama na nasa langit dahil sa naging patotoo mo na ikaw na nagki-claim na Kristiyano, tagasunod ni Kristo, eh may mabuting gawa na nakita sa buhay mo. Yung liwanag na nasa iyo na sa loob, ito'y nakita sa labas. Mateo 7:24, kaya nga ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng salitang ito, salita kong ito, ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Ibinigay niya itong mensahe ito nung matapos niya yung kanyang sermon, no? Yung sermon ng ating Panginoong Jesucristo nasa Mateo 5:6-7. At sa kaduluduluan nun ng kanyang pangangaral,
at kung ano yung mga dapat gawin ng mga taga-sunod ni Hesus Kristo, makikita natin, kaya't ang bawat isang nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay ng pundasyon ay ipato. So inaasahan ng ating Panginoong Hesus Kristo, kung ikay tagapakinig niya ng kanyang salita, abay tagatupad ka rin nito. Dun sa Lucas naman, nais kong makita niyo yung pangangaral ni Juan Bautista. No? Sabi niya rito, Lucas 3:7, kaya't sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang magpabautismo, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa puot na darating? Ipakita ninyo sa pamagitan ng gawa na nagsisi kayo. At huwag niyong sabihin ng mga anak kayo na Abraham, sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito, makalilika ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Dito, ang inaasahan ni Juan, Diyos sa mga taong nagsisi, susunod sila sa tubig ng bautismo, at sa pagsunod nila sa tubig ng bautismo, dahil nakapagsisi na sila, abay may makikitang mabuting gawa na resulta ng pagsisisi nilang ginawa sa harapan ng Diyos. Ngayon, nais himayin ito, no? Nung mga tao, kaya nagtanong sila, tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ba ang dapat namin gawin? Sumagot siya sa kanila, sino mang mayroon dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din naman ang gawin ng sino mang may pagkain. Dumating ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo, sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano po ba ang dapat namin gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal, kami po naman, ano ang dapat namin gawin? Huwag kayong kukuha ng pera kanino man ng sapilitan o sa pamagitan ng hindi makatwirang paratang at masihan kayo sa inyong sweldo, sagot niya. Ito yung practical na mga pamumuhay na ipinamumuhay ng isang Kristiyano dapat ngayon na nagsasabi at kumikilala na sila'y kay Kristo, na sila'y anak ng Diyos. Tignan pa natin sa Epeso 2:8 hanggang 10, sabi rito, sapagkat dahil sa gagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Napakaliwanag nitong talatang ito na ang kaligtasan natin, maging ang pananampalataya ang tinaglay natin para magkaroon tayo ng kaligtasan, ito'y kaloob ng Diyos at walang anumang meron sa ating sarili. Walang anumang gawa. Ngayon, kapag ikay tunay na ligtas na at ikay anak ka na ng Diyos, ito'y turning point ng buhay mo eh. Kasi kung babasahin mo yung mga talatang nauna rito, may uri ng pamumuhay na ipinamumuhay ka noon eh. Sang-ayon sa direksyon ng sanlibutan ito eh. Sang-ayon sa espiritu ng mga namumuno, no? Prinsipe, ng espiritu na mumuno sa mga hangin, no? Ito yung espiritu ng pagsuway. Ganun ang direksyon ng buhay mo noon eh. Pero ngayon, nakakilala ka kay Kristo, ito na naging turning point ng buhay mo. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So dito makikita natin, no? Na kung ikaw ay tunay ng anak ng Diyos, okay, ang Diyos ay naghanda sa iyo ng daan na dapat mong lakaran noon pa man dahil hinirang ka ng Diyos sa kaligtasan. Ngayon, tuloy po tayo. Pilipos 4:5, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob malapit nang dumating ang Panginoon. Tito 2:7, sa lahat ng paraan, magang halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Unang 1:17-18, nabanggit ko na po ito sa inyo kanina, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag kayong magmahal sa pamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamagitan ng mga gawa. So dito makikita natin mga kapatid, yung katotohanan na hindi magkasalungatan ng pananampalataya at gawa. Bagkos ito yung nagkakatulong at magkomplementaryo. Dun sa mga taong sinasabi nila yung tunay silang mga anak ng Diyos, abay kinakailangan kakitaan sila ng mabuting gawa bilang mga anak ng Diyos. Ang tanong ko sa iyo,
May mga nakita ka na bang tao sa buhay mo na dapat mong tulungan? Kung may kakayanan ka namang tumulong sa iyong kapwa. May nakita ka bang isang ina, isang pamilya, lalo-lalo na ngayon, no? Eh talagang nagkakahirapan ng buhay dahil sa mga tao hindi nakapagtatrabaho. Ang iba naman umaasa doon sa ayuda ng gobyerno, hindi naman dumarating. Kung ikaw naman ay nakakaluwang-luwang sa buhay at may alam kang kapatiran na nangangailangan ng tulong, bakit hindi natin tulungan? Ako ay nagpapasalamat dahil kumilos ang ibang mga miyembro ng Marikina Valley Bible Baptist Church at nag-ambagan upang makapaghatid doon sa alam nating mga kapatiran natin na maaring kapos sa pangangailangan sa buhay at nakapaghatid tayo ng panandalian, no, na tulong nila. Maaari din, may mga estudyante tayong kinakailangan tulungan or mga tao nangangailangan ng gamot at meron naman tayong maitutulong na maibibigay na gamot sa kanila. Hindi lamang po yun. Minsan, hindi naman kinakailangan ng pera ng tao. Minsan, kailangan nila ng panalangin, kinakailangan nila ng kaaliwan, kinakailangan nila ng pagpapayo na manggagaling sa mga kapatiran o mga Kristiyanong may malawak na pananaw sa buhay dahil na rin ang Diyos ang nagbigay sa kanila ng karunungan. Bag-ambag po tayo ng ganun. Huwag natin kalilimutan na tayong lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. At ang katawan ni Kristo, may kanya-kanyang gawain sa kanyang katawan upang ang katawan ni Kristo ay tumibay. Gawin po natin yan kahit nasa panahon po tayo ng lockdown. Gawin po natin yan kahit nasa panahon po tayo ng tinatawag nating hindi tayo nagkakakitaan. Pwede tayong magtawagan at magkamustahan at magpalakasan sa isa't isa. Mga minamahal, patay ang pananampalataya na walang kasunod o walang nakikitang mabuting gawa. Ang ating outline po, no? Ano ang patay na pananampalataya? Ang patay na pananampalataya, puro salita lamang at walang mabuting gawa. Pananampalatayang di makapagliligtas. Pakinabang na inaasahan ay wala. At ang muling-muli, pananampalatayang katulad ng sa demonyo. Tayo po'y manalangin at magpasalamat na tayo sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang maraming Diyos na nasa langit, marami po salamat sa araw na ito. Salamat sa natapos na gawain na pangangaral ng iyong salita. Dalangin ko, tulungan mo po kami na mangyari ito sa pamagitan ng karanasan, ang mga katotohanan at mga turo ng Panginoong Hesukristo sa amin bilang mga Kristiyano. Salamat sa oras na ito na ipinagkaloob mo, O Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.